Kung pagpapospital ko, na operahan ako sa spine, pinakamatinding tumulong po sa akin si Coco. Nagpasalamat ako sa kanya. Tinext ko siya. Alam ko, alam niyang kailangan kong bumangon pa sa gaya ng ginagawa niyang pagtulong sa napakaraming mga walang trabaho. Artista. Si Carl, anak ko, si Ping, kasama rin dito. Sabi niya sa akin, Tito Pen, kaya mo na ba? Malakas ka na ba? Mag-taping tayo para hindi ka mainip sa akin. Malaking experience ko noon yung probinsya. Nawala ko kasi yung action noon. Kung dumating yung probinsya, ano, yun ho ang nagbigay sa akin ng business. Kinuhay ko yung career ko, napakain yung pagkanya. Sa tingin ko talaga, ikaw talaga ang susunod. O sa tingin ko talaga, siya ang susunod na hari ng industriya ng Pilipino. Yun yun. Totoo yun. Kung alam nyo lang kung gaano ka matulungin at seryoso sa trabaho itong taon to, si Ding Dong Dantes lang sinabihan ako kaya dyan, pwede, ano, gusto mong makilala si Coco Martin. So, sabi ko kayo, alam mo, isipin mo lahat ng mga superstar din gusto kong magkasama. Kasi, I think they wanna pick up something from Coco, di ba? Sana, sa mga batang artista na henerasyon ngayon, sana meron isang Coco Martin na magbibigay halaga sa mga elder actors. Kaya salamat, Coco. Kasi totoo, ang dami-daming natulungan ni Coco na yung iba, hindi niya na nga pinapaalam. All the good things that everyone shared about you, totoong-totoo po yun. I wish a world full of many more Coco Martin. Wow, big! He is such a gifted person. Wow. Maraming salamat sa Dreamscape, sa ABS-CBN, lalo na sa pinakamamahal natin. Tulungin bagong FPJ. Oh.